Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong kwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagpadala si U.S. President Joe Biden ng delegasyon sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang 17th Pangulo ng Bansa. Sa isang statement ng White House, inaasahang dadalo ang 6 na delegado ng U.S. government sa pangungunan ni Second Gentleman of the United States Douglas Emhoff, U.S. Charity Affair Heather Variava, Bobby Scott, Chairman of the Committee on Education, Nani Coloretti, Deputy Director of the Office of the Management and Budget, former Vice Chairman of the Joint Chiefs, retired Admiral James Winfield Jr., Special Assistant to the President and National Security Advisor Edgar Cagan, at si U.S. Director of the Asian Development Bank Chantel Wong. Sinimulan na ng Philippine Coast Guard o PCG ang pagpapatrolya sa Manila Bay at Pasig River bilang bahagi ng security measures para sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa darating na June 30. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Armand Balilo, ipu-pull blast nila ang pagtatalaga ng mga kawani upang matiyak ang seguridad at kaayusan para sa nalalapit na okasyon. Bukod rito, nakatakda rin gamitin ng PCG ang 3 multi-role response vessels o MRRV kasabay ng pagpapatupad ng no-sail zone sa isang bahagi ng Pasig River malapit sa Malacañang. Samantala, kinumpirma naman ni Philippine National Police o PNP spokesperson Police Colonel Gene Fajardo na nananatiling mapayapa at wala silang natatanggap na anumang banta para guluyin ang inaugurasyon ng 17th Pangulo ng Bansa. Tumaas pa sa 5.9% ang COVID-19 positivity rate sa National Capital Region o NCR. Ayon kay Octa Fellow Dr. Guido David, pumalo sa halos 6% ang naitalang tinamaan ng COVID-19 sa nasabing rehiyon mula sa dati nitong 3.9% noong June 18 at 5.6% noong June 22. Naiulat din ang bagyang pagtaas ng kaso ng nakamamatay na virus sa lalawigan ng Rizal, Laguna, Cavite at South Cotabato. Mahigpit naman binabantayan ng Department of Health o DOH ang mga probinsya ng Batangas, Benguet, Cagayan, Cebu, Iloilo at Pampanga na lubhang nakikitaan din ang paglobo ng kaso ng COVID-19. Sugatan ang 2 tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, makaraang kuyugin at bugbugin sa clearing operation sa Pasay City Linggo ng hapon. Sa video na nakuha ng isang netizen, kitang-kita kung paano pinagtulungan ng traffic enforcer ng grupo ng mga lalaki. Nangyari ang gulo sa clearing operations ng MMDA laban sa mga e-trike na dumadaan sa EDSA kung saan mahigpit silang pinagbabawal. Sa pinakauling ulat, nagbabalak na magsampa ng kaso ang nasugatang MMDA enforcer. Para sa Kidlat News Update, AJ Ignacio nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.